mga kaprobinsya, pag-uusapan natin kung paano natin pinabulaklak ang ating splash bougainvillea. So maliit na maliit lang ito noon, tapos ginawan natin ng mga paraan para mabilis siyang lumaki at mabilis siyang namulaklak. Okay? So, tapusin yung panoorin yung video na ito para makita ninyo yung step by step na ginawa ko dito. So mga kaprobinsya, kung bago lang kayo sa channel natin, ako nga pala si Daddy Bert at kayo ay nanonood sa Probinsyanong Daddy. Ma-appreciate ko mga kaprobinsya ang inyong konting support para sa akin. So pakihit naman ang ating subscription button pati na rin ang ating notification bell. So maraming salamat, panoorin ninyo ang video na ito. Ayos! So ang gagamitin natin mga kaprobinsya para mabilis na mamulaklak ang ating bougainvillea, yung splash variety na yan, ay itong mga to. Meron tayong ito mga manure, animal manure. So para sa source ng kanyang nitrogen. Tapos meron din tayong eggshells para sa source ng kanyang calcium. Tapos syempre meron tayong coco peat. Yan. At saka meron tayong fertilizer na triple 14. Gagawin natin ngayon paghahalu-haluin lang natin ang mga ito. Okay. Kailangan nating bawasan muna itong lupa niya. Para mapalitan natin ng mas malusog na lupa. So dahan-dahan lang no, tsaka careful tayo baka ma-damage natin yung mga roots. Okay. So yung lupa natin, lagay na natin yung ating coco peat, tapos yung ating black soil. Lagyan natin ng ito yung ating manure. At syempre yung ating eggshells. So, haluin lang natin ng mabuti yan. So, ngayon, ito na yung re-replace natin na lupa. So, lagyan na rin natin ng fertilizer. So, ganito lang karami, huwag masyadong marami para hindi rin mo over. Magandang umaga ulit mga kaprobinsya. Ito na yung nangyari sa ating experiment. Yan. So this is after 2 weeks. Kita nyo naman, meron ng mga nagsilabasan na mga bulaklak. Ganito pa lang siya kaliit pero ang dami na niyang bulaklak. So effective na effective yung ginawa natin mga kaprobinsya. So ngayon ang gagawin natin ay tatanggalan natin ng mga dahon. So yung mga dahon sa baba na kumakain ng mga soil minerals o kaya nutrients, tanggalin natin para mag-focus na siya sa bulaklak. So ganito lang kasimple. So itong mga old leaves dito sa baba, pwede na natin itong tanggalin. Yan. Yun, natanggalan na natin ng mga dahon-dahon. Ang tawag natin doon sa process na yun ay defoliation.
Kailangan kasi natin gawin yon para makapag-focus siya sa flowering. And ngayon naman, after that, so gagawin natin ay maglalagay tayo ng betchin. So, ito yung ating betchin. According to study, effective na yung mga betchin na gawin na fertilizer. So bukod sa mura, madali pa itong i-apply. Ano nga ba yung tamang dosage ng betchin sa ating halaman? Yung 11 grams, ito, 11 grams, okay na okay lang para sa ating bougainvillea. So in one application. Ang gawin lang natin ay kailangan natin i-dissolve sa tubig para mas madali niyang ma-absorb. So ilagay natin sa isang cup na tubig. So ayan, pwede na ang ating sabaw. Okay. So ngayon, kailan tayo dapat maglagay ng betchin? Yan. So ang application ng betchin natin is pwede nating maglagay every 15 days ng ganun karami kung kaya nyo. So o kaya 2 weeks. So every 2 weeks pwede kayong maglagay ng betchin. So 11 grams lang, pwedeng-pwede 'yon. So i-dissolve niyo lang sa tubig na ito ginamit ko is 1 cup. So pwede namang isang baso kasi purpose lang naman yun para ma-dissolve, hindi naman yun measurement. Kasi nga ang measurement natin ay 11 grams. So sa application naman, huwag nyong itama dito sa kanyang stem o kaya malapit sa kanyang stem. So hanggat maaari medyo malayo lang para hindi siya gaanong mabigla. So ayun mga kaprobinsya, nakapag-defoliate na tayo, kaya natanggalan na natin ng dahon, nalagyan na natin yung betchin, yung ating bougainvillea. Ulit, kailangan ulit natin itong ibabad sa matinding sikat ng araw. Dapat natutuyo ito. Medyo tag-ulan pa kasi dito sa amin. So February na dito pero medyo tag-ulan pa din. Kaya hindi gaanong natutuyo yung kanyang lupa. So kung mas matindi lang sana ang sikat ng araw, baka mas marami nang lumabas na bulaklak. Okay, so the same, ibalik na natin ito sa kanyang pwesto, yung nasisikatan ng araw. Then after 2 weeks, babalikan ko kayo, titignan natin ulit kung anong nangyari sa kanya. Kaya tapusin nyo ang video na ito para masundan nyo ang easy na step-by-step guide para ma-force na mamulaklak ang ating bougainvillea. Ayos! So ito mga kaprobinsya, ang nangyari sa ating splash bougainvillea. After 28 days, ganito na yung nangyari sa kanya. So lumabas na yung mga bulaklak niya. So ito, nakikita nyo, puti pa lang siya. Then later on, magiging pink yung mga other bulaklak na lalabas. So ayan, maraming siyang bulaklak. So lahat dito, yan, may mga bulaklak yan. Tapos dito din, meron din. At saka dito, meron din. So lalabas pa yan, marami pang lalabas na mga bulaklak. So ito mga kaprobinsya, nakita nyo kung ano yung nangyari, no, dito sa ating splash bougainvillea. So napakaliit pa lang niya pero grabe ang dami niyang mga bulaklak. So i-upload ko na yung video na ito, then later on gagawa ulit ako ng follow up. May mga gagawin pa kasi ako dito later on. So panoorin nyo ulit sa part 2. So abangan nyo yung part 2 about sa bougainvillea caring tips natin para sa ating pink splash bougainvillea. So maraming salamat mga kaprobinsya at siguraduhin nyong naka-subscribe na kayo dito sa ating channel. Thank you!